Testimony. What are the testimonies of Sunday? We believe by our brother Big or Masani. Kaya tayo ti ako kakapsat. Pasalamat at nausarap mo ng tanga tawon. Siya ako ng kakapsat ti umurang testimony. Eto ko mga ikwento at inaramid ni Apo Diyos Tibiyak ko kung paano siya naging mabuti sa buhay ko at sa buong pamilya. Ikwento ko po at kung paano niya po ako disiplina para ma-align po ako sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Ikwento ko na po. Una po, nung pumasok po ako ng sundalo, hanggang nakapagtapos po ako ng training, nadistino po ako sa Mindanao. Sa lahat po ng mabubulong lugar sa Mindanao, bali doon po kami pinapadala. At the same time, kami po yun na nagkipaglaban sa mga rebelde po doon. Ang dahil po doon, nakatanggap po ako ng madaming award, madami po kami pinanalong labanan. Then, dito na po nagsimula yun, ano, pagiging mapagmataas ko sa sarili, na yun po yung ayaw ng Panginoon, yung magiging mapagmataas tayo. At the same time, nagtitiwala na po tayo sa ating kakayahan. Ngayon po, napakabuti po ng Panginoon kasi po, sa dami pong natanggap kong award, 2008, awardee po ako ng Vice Marinate of the Year at saka Navy EPA sa buong hukbo. Bali po, sa libu-libong sundalo, 2008, isa lang po yung mapipili. So, nagpapasalamat ako doon kay God dahil isa po ako doon. At the same time, natitito ako ngayon nagsisilbi sa Panginoon. Dahil sa dami ko pong labanan na dinanas sa Mindanao, kahit mapuha ko at kapiling ko po kayo, at the same time ang aking pamilya. Then, ito po, tinuruan po ako ng aral ng Panginoon kasi po sa sobra pong taas ng tingin ko sa sarili ko, halos lahat po nang nakakausap ko, ayaw ko po yung parang iyayabangan ako. Gusto ko po sa kwentuhan, lalo po sa inuman, ayaw ko po yung niyayabangan ako. Una po kong tinatanong pag sundalo yung nausap ko, nadistino ka na ba ng Mindanao? Ngayon, kung hindi ka pa nadistino, huwag kang magkwento. Yun po yung palagi kong sinasabi. Yun po, antas po ng tingin ko sa sarili ko. Hanggang one time, dinisiplina po ako ng Panginoon. Bali po yung pinagmamayabang ko na profession ko, kasi batang-bata po akong sarendo. Tapos, yung award ko po, may dalawa pong meritorious promotion na pagka naipanalo niyo yung gera at nakakuha kayo ng high value target katulad ng ako sa iyo, Peter Jarjarani, 2007, kami po yung nakakuha noon. Ngayon po, sobrang taas po yung tingin ko sa sarili ko na halos hindi na po ako nagugulat sa mga tao. Gusto ko po, pagka natitigan po sa mata, nagagalit po ako, binubukan ko po ng baril. Kasi po, palagi po ako may dalang baril. Although lisensyado po, pero hindi na po ako na-align sa Panginoon. So one time, tinuruan po ako ng Panginoon para ma-align. Yan po, yung pinagmamalaki ko pong provision, rango ko sa military, binalian po ako ng pakpak ng Panginoon. Bali, binali ko yung dalawang pakpak ko. Kaya po, kung gano'n po yung sobrang taas ng lipat ko noon, yun po, masakit po yung pagkalagapak. Totoo po pala yun. Na yung kapag ka sobrang mo nang binilibad yung sarili mo, ibabagsak ka ng Panginoon. Then, ito po, nagpuntang po kami ng Bilad Camile, 2008. Iniwanan po namin yung tao nakagawa sa nanira sa trabaho ko. Yun po, minsan buo po ng mother ko. Bali, nadamay lang po ako sa kaso ng lupa. Kami kasi yung bahay namin sa Binalonan, sa likutan ko kasi, yung sasakyan ng kapatid ko, hindi po makalabas. Yung uncle ko po, hinarangan niya po yung daan sa harapan. So, kinaso po ng mother ko,
Alam, police stand, dahil nakapunta na ko doon. Kinaso po ng mother ko, ngayon po, yung uncle ko na yun, palibasa, dati rin kasi yung Philippine Constabulary, kaya alam niya po yung ginawa niya. So, nagkalap po siya ng ebidensya laban sa akin para babagsakin ko. Kasi po, yung pagpasok sa military, dapat po, wala ka pa po asawa. Alam ko naman po, yun po yung consequences ko. Bali, nung pumasok po ako ng military, year 2000, bali kasal na po ako. So, okay lang po sana kung walang nagre-reklamo sa profession ko. Kaso, pinirasonal po ako ng angle ko. Then, kumuha po ng dokumento, marriage contract, sinabit niya po sa Philippine Marines. Pagdating ng Philippine Marines, siyempre mga trupang po yun, in-ignore po yung reklamo niya. Dahil marunong yung uncle ko, nagdirekta po siya sa GHQ down the line. From higher headquarters, papunta po sa Marines. So wala pong nagawa yung Philippine Marines, kundi siyempre yung rules po ng military, bawal po pumasok ng may nakasal na po. So yun po, bali, tinanggalan po ako ng profesyon. 2000, after po ng awardee ko, 2008, 2009, binabasan po ako ng discharge order. Yun po. Pumunta po kami ng Bilad Camiling para gusto ko pong makagante sa taong gumawa sa akin noon. Ang sama po ng iniisip ko dahil pinaghirapan ko po yung training ko na yun, tsaka yung achievements ko. Dahil po, dugo at pawis po yung puhunan bago po makamit yung sarento na rank ko. At the same time, papaganda na po yung karera ko. Bigla po akong binagsakigan. Then, eto, nagpunta po kami dito sa Bilad Camiling. Dito na po kami nanirahan. Sabi ko sa misis ko, hindi po ako sinukuan nilala ni misis. Sabi niya, huwag kang magiganti sa kapwa mo, sabi niya. Hayaan mo ang Panginoon na siya yung kumilos sa buhay mo, kung ano yung plano niya, kasi may mas plano si God para sa buhay mo, sabi niya. Hindi yung plano mo yung masusunod, sabi niya. So, hindi po nagtagal yung uncle ko na yon. Ayaw ko po kasi gawin siya ng masama na magkapitbahay po kami. Kasi po, ako po yung magiging prime suspect pagka matay po siya. So, kung nangyari po, ang galing po ng Panginoon kasi hindi niya po hinayaan na makagawa po ako ng masama. Nakapag-reconcile po kami, December, napadalaw po ako sa Binalunan, niyakap po siya, pero may sakit na po siya. Nagkaroon po siya ng cancer ng lalamunan. Yung po yung sanhi ng kanyang pagkamatay. So, napakabuti sa akin ni God dahil hindi niya hinayaan na makagawa po ako ng masama sa kapwa ko. Then, nagpunta po kami, after po na military career ko, naging licensed bodyguard po ako. Tapos, para makapag-undergo po ako ng protection agent, kailangan po akong mag-training ng bodyguard, yung magiging lisensyadong bodyguard. After po ng military career ko, pumasok po ako na protection agent sa high profile na VIP. Senate President Juan Ponce Enrile po. Bali, nakapag-serve po ako doon ng 8 years. So, napakabuti pa rin ng Panginoon sa buhay ko kasi sa gawa ng pagbabatas ko sa sarili ko, binigyan niyo pa rin ako ng chance na makahanap ng magandang trabaho. Tapos, nandun na po ako sa Enrile family. Tapos, powerful pa yung VIP ko dahil siya po yung Senate President. Kumbaga siya yung pinakatatlong pinakamataas sa Pilipinas. Then, yun na naman po. Nakalimot na naman po ako. Unti-unti na naman bumunga yung mga pakpak ko. Nagtiwala na naman ako sa aking kakayahan. Nasabi ko, mas napasarap po yung buhay ko dahil nung araw, natutulog lang ako sa putikan, sa kabundukan. Ngayon, nandito na po ako sa isang magandang mansyon. Kasi po, pagka bodyguard ka po ng high profile, ang tulungan niyo po, aircon, tapos masasarap po yung mga pagkain, nandisip na nung military po ako, sardinas tsaka skyflex lang po yung baon namin pagka nag-overing. Almost one month po, sardinas tsaka skyflex, yun lang po yung pambuhay ko. So, nung naging VIP security ako ni Senate President Juan Ponce Enrile, lalong bumukay pakpak ko, nagbilib na naman po ako sa sarili ko. So that time, nakapag-serve ako ng 8 years yun ako. Dito ko napatunayan na ang posisyon pala ay mayroon palang hangganan na hindi pala permanente.
So dito yung aral sa buhay ko na kung ano man yung natanggap ko sa buhay na posisyon, hindi ko dapat pagmamataas dahil wala pong permanente sa mundo at wala rin po akong pagpapayabang sa mga kapwa ko tao. Na hindi ko na alam, nakakasakit na pala ako ng damdamin ng aking mga kapatiran o ang mga ibang tao na nasasalubong ko. Kasi ako talaga, nare-realize ko ngayon na po, minsan na ano na rin ako sa sarili ko kasi yung baril ko palagi kong dala. Palagi ko pong pinagyayapang na kunting bagay lang, sabi ko. Ang isip ko noon, 27 pesos lang ang buhay mo, sabi ko. Yun ang naka-input sa utak ko. Kasi yun po yung mood ng trabaho ko po. Ito po, napatunayan ko po na wala pong permanente na posisyon kung ano man yung kinakatayuan mo ay sa buhay, hindi po pwedeng pagmalaki dahil ang dapat na may taas po, si God, hindi po yung sarili ko, hindi po yung kalayanan ko. Tapos, napakabuti pa rin ng Panginoon. Winala ni God yung trabaho ko po na yun. Then, siyempre, pag nawawalan ka ng trabaho, malulungkot ka. Kasi siyempre, yun po yung source of income. Iniisip ko, paano ko survive yung pamilya ko, paano yung gagastusin sa pang-araw-araw. Pero yung buong pamilya ko po, hindi po ako sinukuan na ipagdasal. Hanggang nakahanap ulit po ako ng isang high profile na VIP. Pagka licensed bodyguard ka po kasi, mga high profile po yung pwede mong i-proteksyon. So, binigyan po ulit ako ng pagkakataon. Ito po yung last. Naging VIP escort po ako ng isang CEO ng Shell Philippines. Tapos, siya yung vice president sa buong Asia. Siya po yung pinakamataas. Ngayon po, nakapag-serve po ako ng 2 years. After ng 2 years, nagkaroon po tayo ng pandemic. Yun yung COVID-19 po. Ngayon, siyempre, nagbabas po ng tao dahil hindi na po lumalabas yung VIP. So, dito na naman po papasok na pagka ganito po yung nararating, wala pa lang permanente na posisyon o yung nakakamit mo sa buhay. Kung hindi, lalo kung hindi ka naka-align kay God. Dito ang pandemic na to, naging blessing in disguise po sa buhay ko. Kasi po, naging precious po yung time ko, naging nakabanding ko po yung buong pamilya ko. Siyempre, yun ako ko. Tsaka dito po ko rin na patunayan na yung powerful po ng dasal. Yung basis ko po, hindi ko tumigil sa pagdadasal. Para ano man yung problema, smooth lang. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil binigyan niyo po kami ng mga pastors na palaging nandito sa amin. Tapos mga kapatiran na palaging nagdadasal sa amin. Mga kaibigan na palaging nandyan para ipagdasal po kami. Nagpapasalamat po ako kay God. Tapos, yun nga. Mahaba pa to, tungkol sa misis ko na, pero sa ako walang pwede kwento. Sa 2 years po na, sa 2 years po na wala akong trabaho, magto 2 years na po ngayon, December. Eh, napakabuti po talaga ng Panginoon, kapag ka naka-align ka sa Kanya, na talagang hindi Kanya pababayaan. Ipuprovide niya lahat ng pangangailangan mo, at bibigyan Kanya ng protection, kapayapaan, kagalakan, sa pang-araw-araw. Talagang hindi po nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. At hanggang ngayon, sikat pa rin yung nagpo-provide ng pangangailangan ko. Isang po po ng mga mabilya ko, nagpo-provide ko nila. So, hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Madami pa po akong ikikwento na tungkol sa kabutihan ng Diyos. Napakabuti niya po. Maraming salamat po.